Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 16, 2024, Biyernes ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Roque, Nagpapagaling. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 16, verses 1 to 15, verses 60 and verses 63. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa Kanaan. Amoreo ang iyong ama at Hiteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kunuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Ulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Anupat nabuyo ka sa pagiging patotod at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po ni San Roque para sa lahat po ng mga parokya at mga nagdidebosyon kay San Roque. At kung maalala nyo po, noong panahon ng COVID, lagi po tayong nagdarasal at humingi ng tulong kay San Roque dahil isa po siya sa patron na nilalapitan upang maligtas po sa epidemya. At ngayon po sa ating unang pagbasa sa pagpapatuloy ng pahayag mula sa aklat ng Propeta Ezekiel, dito po ay pinapaunawa sa atin na mabuti ang malalim na pag-ibig at awa ng Diyos sa kanyang bayan sa kabila ng kanila pong mga kasalanan at kataksilan. So, ang Israel ay inahalintulad o isinasalarawan bilang isang babaeng piniling, mahalin, at maging kabiyak ng Diyos. Yung, kaya nga mayroon tayong tinatawag ng covenant o tipan, pero
kung yun nga, no, babalikan natin yung kwento mula nang siya isilang, walang nag-aruga sa kanya, walang nagmaha, walang naglinis, walang gumawa ng isa man na dapat ginagawa, no, sa isang sanggol, pero kinalinga ng Diyos, nilinis ang mga sugat, pinaliguan, binihisan, nilagyan ng mga palamuti, no, yung kasi nga yung pinapaliwanag na para bang pinili ng Diyos ang kanyang bayang Israel para maging asawa, maging kabiyak, no, at sinuyo, no, at binigyan ng kung ano-ano mga regalo, di ba? Parang ganun po kapag mayroon nang nililigaw sa inyo o may nililigawan ka, gusto mong ibigay yung the best, gusto mong patunayan yung iyong intensyon at pagmamahal sa kanya. Pero yun nga po, ang Israel ay naging taksil. Kung kani-kanino siya pumatol, ibig sabihin, kung kani-kaninong bayan o mananakop ang kanya pong sinamahan, hanggang sa ito po ay sumira, no, ng kanilang tipanan. Pero dito, ang pangako nga ulit ng Diyos ay sa kabila ng kataksilan ng Israel, ay muling aalalahanin niya ang kanilang tipan. Bibigyan muli ng pagkakataon ng kanyang bayan na sariwain din at manumbalik sa tipan. So, hindi, kahit na magtaksil ang bayang Israel, hindi sinisira ng Diyos ang kanyang tipan, bagkos patuloy niya itong ipinapaalala sa kanyang bayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.